So one more for your compressor. Another problem, okay? Mukbangan na ng problem sa compressor. So, a single acting, oh, so number one, single acting air compressor operates at 375 RPM with an initial condition of 98 kPa and 21 degrees Celsius. Discharges the air at 400 kPa. The bore and stroke are 300 mm and 400 mm. Ibig sabihin, the bore is D, length is 400, respectively. You determine the free air capacity. Ano yung free air capacity? That is B1. As yung 5% clearance, so binabalibaliktad lang naman pala, ah. Oh, ito, basic to, ha. So, meron kang 5% clearance, meron kang binigay ba dyan? Wala. So, pwede nating makuha muna. EV is equal to EV is equal to V1 over VD. And that is equal to 1 plus C minus C multiplied to P2 over P1 raised to 1 over N. Meron tayong P2, meron tayong P1, meron tayong C. Wala tayong VD and V1. Ang V1 nga ang kinukuha natin eh. Yung VD pwede natin kunin dito sa formula na ito. VD is equal to langka LANCKA. O, number of acting one, yung tawag dito, yung constant mo dyan, proportional constant mo is 1 din dahil compressor naman yan. Number of cylinder, 1 din. Wala naman sinabi dyan, o, di 1. 1. Tapos 1. O, di dito ka na magbabase. LANC. L multiplied to your area of the piston. So, cylindrical. So, pi over 4 d squared. Yung N. N is the rotational speed. Makuha ko si BD. Diba? So, sir, pwede ko na palang ipasok lahat yan dyan para makuha yung B1. Excuse me. So, pwede ko na ipasok dito. O, B1 is equal to, multiply ko na lang dito si BD. Okay? So, BD multiplied to 1 plus C minus C. Tapos, multiplied to P2 over P1 raised to 1 over N. Basic. Diba? Yung BD, o ano yan? L. Tapos, multiply mo ng area. Pasok ko na dito. L. What is the length? Eh, kailangan ko in meter. Divide ko na lang to ng 1,000. So, the length is 400 millimeter. Huwag kayo magkakamali dyan. The bore is the diameter. The stroke is the length na meron ka dyan. So, 400, 0.4 meters. Yung L yan, ha? Multiplied to yung area, pi over 4. Yung d squared, ano yung d mo dyan? 0.3 meters squared. LA, yung N naman. Ano yung N mo dyan? The N is, N is 300 ba? Nasaan? RPM dapat yun. Naka-RPM. Ayun, 375. 375 RPM revolutions in every minute. Kaya lang, dapat to non-unit. Okay. That is pi rad. Half revolutions, 2 pi rad per 1 rev. Ganyan lang. Excuse me. Tapos, multiply ko na to n, ay minute, second dapat to. Ang kinukuha niya dyan, seconds, di ba? Ayan, cubic meter per second. 1 minute every 60 seconds. Okay, multiply mo ng buo. Haba lang talaga yan. 1 plus yung C, that is 5%, 0.5, 0.05, minus 0.05. Tapos yung sa pressures, the pressure is 98 tsaka 400. So, 498. 1 point, ilan yan? 25. 1 over 1.25. Check mo dito, baka sabihin mo eh, nagtataka ka pa. Binigay na yun dyan. Sa EV. Ayan o. Ito yung actual. Eh, hindi naman sinabi actual. O di dito ka pa rin. Dito pa rin babagsak. Ayan o. Eh. So, extra number 3. Oh, masolve na natin. Cancel all the same units. Dapat to V1. Ay, meter cube per second. So, meter
meter squared, meter cube, yung revolutions, revolutions, non-unit yung rad, yung minute, minute, yung seconds na tira. Okay, as is, makuha natin si meter per second, cubic meter per second. Okay, calculate the value. Unahin ko muna yung nandito sa loob ha, medyo mahaba. 1 plus 0.05 minus 0.05, multiply mo ito ng 400 divided by 98 raised to 1 divided by 1.25. Okay, you store the value sa A para hindi dire-diretso. Okay? So, 0.4 times pi over 4 times 0.3 squared times 375 times 2 pi divide natin ng 60. Tapos recall natin yung value ni A. The answer is 0.9948. Yan yung V1. Cubic meter per second. Very basic. Okay? That is for the last problem.